Welcome back sa Book Gaming. So guys, for this episode, finally, meron na tayong update para kay Pepper Attack. Guys, alam niyo naman, okay, almost last year ko pang sinusuportahan itong Play to Earn na to. And finally guys, no, meron na tayong solid update para dito kay Pepper Attack. Don't worry, kung hindi kayo aware, sa Play to Earn ito, yung mga previous overview ko na lang, ilalagay ko yung link sa description. Guys, siguro kung bago ka rin dito sa YouTube channel natin, pahit na lang muna ng subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. By the way, dito nga pala sa Book Gaming Channel, nag-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin pagkakitaan. And guys, ganito ha, huwag din kayong mag-i-skip sa content natin for today. Kasi guys, meron tayong pag-giveaways, baka ma-miss out nyo yung mga information. So guys, huwag na natin patagalin pa. Check na natin kung ano ba itong update kay Pepper Attack. Bakit excited si Book Gaming sa mga update natin for today? Okay, ito yung mismong website ni Pepper Attack. Siguro kung familiar kayo guys, kitang-kita naman is nag-revamp na yung mismong website nila. Naaalala nyo before, medyo madilim yung website nila. Right now guys, light na yung naging font nitong website nila. Anyway guys, right now siguro sasabihin ko na sa inyo na itong Pepper Attack by September 12. Okay, September 12 guys, lalabas na yung mismong Play to Earn system niya o yung mismong game niya, pwede na nating malaro. Anyway, mamaya papakita ko yung sample gameplay para magkaroon din kayo ng idea. Siguro sa mga newbie dyan na hindi aware kay Pepper Attack, guys, under Polygon Network si Pepper Attack and 1NFT, pwede mo nang ma-enjoy tong Play to Earn na to. Book Gaming, okay lang ba kahit isang character, isang NFT? Yes, okay lang po, pero para ma-maximize mo yung earning potential, at least 5 character yung kailangan mo. Kasi guys, sa PvP, okay, maximum of 5 character yung pwede mong ilagay. So, ibig sabihin, pag isang character lang yung ginamit mo, and then 5 character yung ginamit ng kalaban mo, definitely, no, matatalo ka. So again guys, no, yung Genesis NFT nila nandito na. Yung more details niya, click niyo lang to, pakita ko na rin sa inyo, no, para magkaroon kayo ng idea. Okay, meron tong timer guys na ongoing yan. Yan. Okay, kung gusto mo ng pre-Genesis card, make sure na click mo lang to. Okay guys, yung detail niyan nandito na lahat. Okay? Ang makukuha mo diyan, alam ko yung itong mismong babae, papakita ko din yung skill. Alam ko may mga kanya-kanya kasing character name to, no. Meron ditong sila Chili, sila Go, sila Reaper. Alam ko may mga ganong pangalan dyan. Mamaya double check na lang natin. Anyway guys, yung mismong website niya, kagandahan, okay, tinanggal na yung hindi naman kailangan masyado. Kasi dati ang daming madami, sobrang daming details na hindi naman kailangan. And guys, again, no, ito yung mga character. Ito pala yung mga pangalan. Nandito na, no, sila si Chili, si Belle, nandiyan na rin, si Ghost. Si Reaper, okay, alam ko yun yung assassin type yun, no? Si Habanero, and then alam ko si Aurora yung isa sa makukuha nating NFT, no? Yan. So lahat ng character dito guys, may kanya-kanya silang skill set. Okay, don't worry, mamaya papakita ko yung mga skill set na nabanggit natin. And if may mga concern, katanungan pa kayo, meron silang frequently asked question sa kanilang mismong website. And for the roadmap itself guys, ang kagandahan guys, alam nyo naman, no, nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon tayo ng pandemic. Pero yung roadmap nila, all goods naman, on schedule naman. Although hindi ko naman sasabihin na 100% on schedule, nagkaroon din sila ng minor delay. Okay, which is in-announce din naman nila sa Twitter page. Alam nyo naman dito sa Book Gaming guys, no, wala tayong sugar coating dito. Kung meron kayong delay, sasabihin natin talaga nagkaroon ng delay. And anyway, slight delays lang naman, slight road bump lang yung nangyari. Pero hopefully, okay, hopefully sa mga susunod na update nila is maging consistent din sila. Right? And moving on sa mga partners nila, same thing guys, alos wala rin naman nadagdag, sila-sila pa rin naman pagdating dito sa mismong website. Okay? And then meron silang mga comment and feedback na dito din sa website nila. Pwede mong i-double check yan kung gusto mo na para makita mo yung mga sinasabi ng iba about sa Pepper Attack. And then guys, again, legit tong mga to na double check natin kasi mismo yung comment ko rin dito previously
nalagay din. Okay, so kung may mga concern din kayo, pwede nyo ring email na kung may mga comment kayo, kahit negative, positive, nilalagay nila dito. Alright? Which is para sa akin mas okay, diba? At least wala tayong sugar coating. Guys, for the website itself, dito sa Pepper Attack, yun lang naman, no? Yung kanilang website. Again, kung gusto nyong laruin tong game na to, kailangan may MetaMask wallet kayo na under Polygon Network. And, nung chinek naman natin, guys, no? Yung Twitter page para kay Pepper Attack right now, 11,000 na yung follower nila. Dito pa lang yan, guys, sa Twitter page. Okay? And then, updated din naman itong mismong Twitter page nila. As mentioned, guys, okay? September 12, officially, lalabas na yung pinaka-game nito. Okay? Pwede nyo nang laruin. Pwede na nating ma-enjoy. Alright? Right now, guys, no, I need to confirm pa kung magkakaroon talaga sila ng official, okay, downloadable apps gamit ang inyong mobile device. Pero more or less, guys, sa Windows, okay, yung inaasahan natin na launch nitong game na to. And, ito yan, guys, ha. Kung gusto nyo gamitin yung mobile device nyo, pwede naman kayong mag-download na lang ng mga Web3 browser. Siguro, best example dyan is yung Yandex, Kiwi, or even Brave browser. Guys, for more details dyan, click nyo lang tong Discord page para manavigate nyo yung Discord nila. Make sure na mag-join din kayo. Accept muna natin dito. Pakita ko, guys, no, pretty much straightforward lang naman yung pag activate or pag verify sa Discord page nila. And then ito yung mismong Discord page nila. Makikita nyo, guys, fully details dito, especially, no, yung tinatawag nilang Genesis card. Ito na yung Genesis card nila. Okay, guys, yung mga character na yan, as mentioned, may mga kanya-kanyang skill set yan. Okay, for example, guys, si Leona, Islam yung ginagamit niya. And then, syempre, si Cassin, a long range, which is gumagamit siya ng fire arrows, and then pwede siyang makahit ng multiple enemies. And then, si Asami naman, okay, falling stars, yung ginagamit niyan, AOE damage din yung inaasahan natin yan. And, for more details din, dito sa mga Genesis reward card nila, or NFT, guys, nandito na lahat ng details sa kanilang Discord page nila. Okay, guys, babasahin nyo na lang to para makita nyo, ma-excite kayo. Okay, so make sure, guys, na mag-follow din kayo dito sa Discord page nila para makuha nyo yung full details kung paano nyo makukuha yung free NFT. Guys, libre na yan. Okay, free NFT na yan. Huwag nyo nang pakawalan, okay? So double check nyo na lang yan sa mga social media platform nila, okay? Same thing, guys, no, yung my token for Pepper Attack, inaasahan natin na lumabas na rin this month of September. Okay, so madaming activities yung inaasahan natin ngayon dito kay Pepper Attack. So September pa lang. Okay, so right now, guys, yung mismong game, okay, lalabas na, and then yung mismong token nila, possible, guys, no, pero wala pang exact date kung kailan this September lalabas or magiging pwede nang bumili sa DEX. Okay, anyway, guys, dito rin na pala, no, sa Book Gaming, itong Pepper Attack, ilalagay ko din yan sa Wikibit. Alam nyo naman, guys, dito sa Wikibit, dito natin pwedeng makuha yung mga latest news about crypto, metaverse, play to earn, bitcoin, blockchain, or any giveaways, airdrop. Marami kayong makikita dito sa Wikibit. Right now, guys, si Pepper Attack, ilalagay ko din, ipopost ko yung documentation mismo sa Wikibit. And ito pa yung magandang end dyan, guys, no? Right now, mamimigay din tayo ng 200 pesos worth of Gcash. Yes, pamimigay po tayo. Book Gaming, paano namin makiklaim yung Gcash na yan? Book Gaming, paano ba kami makakasali dyan? Napakadali lang, guys, no? Yung link nasa description, and yung link ipipin ko na rin sa comment section. Facebook page po natin yan sa Book Gaming Channel. Tuloy-tuloy lang po kasi yung bigayan dito. Actually, marami na tayong nabigyan. And mga NFT giveaway, mga Gcash, no? Marami na, kahit i-double check nyo sa Facebook page natin yan, tuloy-tuloy pa rin yan. And big shoutout nga pala, okay, meron tayong magandang sungay. Okay, guys, galing pa to ng Japan. Big shoutout sa kumpare ko na si Errol Pekayo. Errol Floyd Pekayo, or mas common di tawag na panok. Okay, pero guys, maraming salamat, ha. Parang Errol, thank you. Okay, lalagay na natin itong antler, no? Straight from Japan yan. Binalot pa, pampaswerte yan. Okay, so anyway, balik naman tayo dito kay Pepper Attack. Pakita natin yung mismong gameplay para magkaroon kayo ng idea. And Book Gaming, ano pa ba yung ibang information na kailangan namin kung gusto kong laro, kung gusto kong tumalpak dito sa Pepper Attack? Sige, pakita na natin kagad. Okay, guys, so ito yung mismong game, no, ni Pepper Attack. Pero previous close beta test nila to, definitely magkakaroon na to ng changes, no, sa inaasahan nating game this coming September. Well, as I mentioned, guys, kahit isang NFT, isang character lang, pwede mo naman tong malaro. Okay? Pwede mo naman siyang malaro. Pero yun yan, no, pag nagkaroon kasi ng VBP, naka-open kasi yung 1
to 5 na character. Okay, hindi porket isa kasi yung character mo, okay, makakalaban mo isa, hindi po. Open po yun. Depende sa ranking nyo. For example, kahit parehas kayong nasa rank 100, kung lima naman yung character niya, definitely magkakaroon ka ng problema, mahihirapan ka. Anyway, ang kagandahan naman, hindi ka naman required mag-PBP lang dito sa Pepper Attack. Okay, kahit mag-PBE ka, may earning potential ka pa rin. Okay guys, again, kung nakita niyo yung mga previous video natin dyan, hindi lang to nagpo-focus sa PBE. Malaking bagay din yung mga staking system para dito kay Pepper Attack. Okay, guys, sa September 12, libre nyong madadownload to. Okay, madadownload nyo siya ng libre, pero kung gusto nyong laruin yung game na to, kailangan nyo talaga ng character dito. Okay, right now, I believe I have 3 or 4 character na hindi ko na maalala kung ilan, pero mga naka-ready na rin yan, mga character natin. Okay, so right now guys, early footage tong pinapakita ko sa inyo. Again, close beta footage to, which is, okay, pag lumabas na yung game sa September 12, again, pwedeng may magbago dito in terms of animation, in terms of background, siguro konting UI magbabago din. Pero more or less, ito pa rin naman yung aasahan natin. Anyway, kung bibili ka mismo ng Pepper, alam nyo naman, or ng character, alam nyo naman, naubos na rin sa marketplace nila, available naman yan sa OpenSea. Okay guys, yung OpenSea naman ito, ilalagay ko yung link sa description din para at least magkaroon kayo ng idea kung gusto nyong bumili, kung magkano ba. Okay, pero basically, hindi na yun yung original price niya. Siyempre, alam niyo naman, kung may nakauna na, mas tumataas yung mga presyo ng NFT. For example, nabili lang ng iba, okay, ng pre-sale about 400 to 500 pesos, definitely, tataas yan. Okay, definitely, mag-i-increase yan. Depende pa sa market. Okay, anyways, kasi pag mga upcoming games, tulad nitong ni Pepper Attack, na alam niyo naman na matagal na rin sa market. Okay, kumbaga, ito yung mga games na hindi lang pagkasulpot. 1, 2, 3 months, wala na. Okay, almost a year na po sa market si Pepper Attack, which is, in the long run, okay, nag-focus lang sila sa staking, nag-focus lang sa NFT value. Okay, pero ngayon nga, no, yung mismong game, kahit ako, excited din na malaro na yung mismong play-to-earn system ni Pepper Attack. And ang kagandahan pa, as mentioned guys, under Polygon Network. Okay, bigyan ko lang kayo ng brief history about kay Pepper Attack. Originally guys, nung lumabas to ng around August 2021, Ethereum Network po yung unang network ni Pepper Attack, which is, okay, madaming umaray kasi medyo mataas nga naman talaga yung gas fee sa Ethereum. Kahit naman ngayon, hindi nagbago. Okay, what is the adjustment? Ano yung ginawa nung dev team dito kay Pepper Attack? Basically guys, from Ethereum, gumawa sila ng bridge para mapunta sa Polygon. So yung mga bumili ng character, mga bumili ng NFT nung under Ethereum Network pa sila, okay, gumawa ng bridge, okay, para matransfer yung NFT nila without additional cost. Napakalaking bagay niyan. And the same time, matrabaho po yan. Pero makikita natin yung effort ni dev team, no? Okay, yung effort ng team ni Pepper Attack, okay, para hindi mahirapan yung mga user nila mag-gas fee, para hindi mahirapan yung mga player nila para dito sa kanilang project. Okay, para sa akin guys, malaking bagay yon. Okay, for example, ang dami kasing play to earn guys na since nabili mo na yung item namin, since nandiyan dyan yung NFT, definitely, kumita na kami. Okay, hindi ko naman nila lahat, pero madami, papabayaan ka na nila. Okay, which is, kung nasa Ethereum ka, gagawa ko ng version 2 na token naman. Okay, sa ining version 1, ito na, dito na kami magsisimula. Bagong buhay na kami dito sa version 2, which is, hindi ginawa ng dev team ni Pepper Attack. Okay, ang ginawa nila guys, kahit bumili ka na, kahit may NFT ka na, hindi ka namin iiwan. Lumipat ka dito sa bagong server, ilipat mo yung character mo, ilipat mo yung NFT mo. Alam ko libre lang yun, or maybe may minimal cost, pero ang naaalala ko, hindi talaga ako umaray nung pag-transfer na yon. Kaya naisip ko ba, wala yatang naging minimal cost. Okay, gumawa sila ng sariling bridge for that matter. Okay, big kudos kay Pepper Attack. And right now guys, nakikita na natin yung sample gameplay. May mga kanya-kanyang skill set yan, may mga kanya-kanyang techniques din yan. Napakadali namang laruin, okay? Madaling matutunan, pretty much straightforward lang. Pero yun nga, no, since RPG game to,
Okay, inaasahan natin na mahirap masterin to. Okay, for the early level, siguro kailangan ang i-maximize natin yung mga skills natin, i-maximize, i-familiar natin no, yung mga strategy para habang tumataas yung level, habang humihirap yung mga mobs, yung mga boss fight, okay, kahit yung PvP, okay, makapag-adjust pa lang tayo. Makapag-adjust na tayo in the early stage pa lang. Anyway, pakita ko muna din yung character later on. Tapusin lang natin tong sample game. Anyway guys, no, tong close beta gameplay na yan, available din yan sa YouTube page nila. Yung YouTube page naman nila, ilalagay ko din yung link sa description. Okay, ako kasi mismo excited na ako sa mismong game. Okay, sa mismong play to earn nila, gusto ko nang laruin din. Okay, alam ko naman na excited din kayo. Anyway, yung link nun, if lumabas na yung mismong download link nun, ilalagay ko na lang sa description or ipopost ko na lang din sa Facebook page natin para mapamiliarize na lang. Hindi ko rin kasi sure guys no, kung sa mismong website nila ilalagay yung download link or sa Discord ba, sa Twitter ba, I don't know yet. So, for that, don't worry, i-inform ko kayo ahead of time sa Discord, sa Facebook page na. Alright? Yan. Again guys, ito yung mga characters and yung mga respective skill set nila. By default guys, ito si Chili. Okay, flash slash yung ginagamit niya. Okay, and then all enemies din yan, AOA damage din. And then ito naman si Purira. More or less guys, support yung magiging labas ni Purira. Alam ko meron ako nito eh, ni Purira kasi binenta ko. Hindi ko alam na mabili pala itong mga support types dito sa Pepper Attack. Ito naman si Bell, okay, support din to. Okay, gumagamit din siya ng mga holy protection. Ito yung main skills nitong character nito. And then, ito naman si Ghost. Again guys, no, sa isang team nyo, 5 character yung pwede nyo talent or itagay. Pero makikita nyo per character kasi may kanya-kanya silang skillset. So siguro nakikita nyo yung mangyayari sa PvP. Okay, talagang magkakaroon tayo ng kontrahan dito kasi iba't ibang character yung nandiyan. And for example, no, sa alam ko ha, ito yung pagkakaalam ko. Sa isang team, pwede kang kumuha ng 3 Chili. Okay, 2 Purira. Kumbaga kahit parehas, pwede mo silang ilagay sa isang team. Yun yung nasa close beta. Hindi ko lang alam kung binago yan sa darating na September 12. Pero pag ganun yung ginawa, mas magiging in-depth no, yung PvP nila. Ito naman si Reaper, parang assassin type. AOE din yung damage niya. Ito naman si Habanero. Ito yung parang ano guys, no, semi-tank build na attack damage. Eh, parang gladiator type, no? May lifesteal din yan. Yan. Ito yung paborito kong character dyan. Hindi ko lang alam kung malalagay sa meta yan kasi right now guys, no, medyo mix pa yung nasa Discord pagdating sa strategy, possible strategy. And then guys, si Aurora, support din yan. Ayan. Ibigay naman siya ng mga stamina. And then Leona, okay, nandiyan dyan. AOE damage slash support si Leona. And then si Cassie naman, yan. Ito naman yung range type nila, no. So meron siyang split shot, AOE damage din. And then finally, si Asami, okay, twin stars naman yung ginagamit niya, right? So again guys, no, for more information about Pepper Attack, please mag-join na lang kayo sa Discord page, mag-follow din kayo sa Twitter page nila, pwede rin kayo mag-join sa Telegram page nila para at least, no, makakuha kayo ng mga information. Book Gaming, bakit ba kailangan ko ng information dito sa Pepper Attack? Nakita nyo kasi guys, no, in-depth talaga yung game na inaasahan natin, RPG gaming talaga. Okay, baka kasi mamaya, okay, in the early stage, malito kayo. Okay, ma-overwhelm kayo sa information dito kay Pepper Attack. Anyway, as mentioned kanina, no, madali naman siyang matutunan. Okay, pero syempre, kung gusto mo mapataas yung earning potential mo, kung gusto mo talagang ma-enjoy yung Pepper Attack, kailangan mo din talaga siyang pag-aralan. Okay, kailangan mo siyang i-research, okay, para makuha mo yung mga skills, combo, and then syempre, nakita natin guys, possible magkaroon din to ng mga meta. Okay, kailangan natin makontra yung meta, kailangan natin makasabay sa meta para dito kay Pepper Attack. Alright? Then again guys, na yung mga giveaways natin, again, I highly encourage you all na sumali kayo, wala kayong babayaran dyan, and baka sa inyo pa mapunta yung mga ayuda natin. Okay? Anyway guys, always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat! Mwah!